ay ako naman ay masunurin. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay ating pong pag-uusapan ang may kinalaman po sa puso, reaching the heart. Ang sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kaya nung ako po ay bagong dating dito sa Rojas, sapagkat ngayon po ay meron akong 2 taon nung nanggali ako ng Pinamalayan, ay naimbitahan po ako dyan sa Tanggay. Ay napasarap ako ng kain ng Juan Sir Wendred, no? Naalala ko ang Revival and Reformation yung beef, beef stick na inihanda sa akin ni Brother Mahayag, na para may pag-uwi ko ng bahay ay bakit yung puso ko ay sumisikip. Sabi ko, Lord, ayaw ko pang mamatay, bata pa ako, gusto ko pang maglingkod sa inyo. Kaya simula noon ay bihira na rin akong kumain ng mga karne. Ngayon po ay isda na lang. Ayan. Kasi naisip ko po ang puso, mga kapatid, ang puso natin, ang pinakasentro ng ating katawan, ay dapat natin itong pangalagaan at mahirap magkasakit sa puso. Sa ngayon sa Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain ang tao na tumitiwala sa kanya kapwa at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Napakalaga po ang puso, mga kapatid. Bahagi ng sentro ng katawan ng ating buhay, ang puso, sapagkat dito nagdadala. Lalong higit sa mga binata at dalaga. Di ba, Brother Brian? Talaga namang puso sa puso, heart to heart, mga kapatid. Tayo ngayon ay puso sa puso, nag-uusap. Ang mga nanay at tatay natin dyan, mga magulang, pwede po magtabi at kayo mag-holding hands, ganun din ang mag-sweetheart. Puso sa puso, tayo nag-uusap. Ang sabi dito sa atin, sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ang puso ay magdaraya sa lahat ng bagay. Totoo. At sinong nakakalam? Sabi ng Biblia, sapagkat akong Panginoon ang nagsisiyasat ng mga puso at hapa ng tao. Kaya meron pong awit na pinamagatang sana dalawa ang puso ko. Hindi po yung totoo, mga kapatid, yung sinasabi ng awit, sapagkat iisa lamang ang ating puso. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng Biblia sa atin, ang puso ay napakahalagang bantayan natin. Sapagkat sabi nga po ni Haring David sa awit 139, kung tayo po ay may banal na kasulatan, verse 23, siyasatin mo ako, O Diyos, alamin mo ang aking puso, subukin mo, alamin mo ang aking pag-iisip, tingnan mo kung anumang may mga lakad na kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Ibig sabihin, sa buhay natin, ang ating mga puso ay kinakailangan nating bantayan. Sapagkat sabi ng Biblia, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Paano po natin mababantayan ang ating mga puso? God wants your heart. Ang sabi ng Proverbs chapter 23 verse 6, my son, give me your heart and let your eyes observe my ways. The difference between the mind and the heart. The mind analyze, think. Ito po ay ang mind ay nag-iisip, samantalang ang puso, ito po ang dinadama niya, napipil niya kung ano ang idinidikta ng puso mo. Ang puso kasi, lalong higit kapag sa mga binata at dalaga, kapag ito ay umiibig, talagang maganda ang tibok ng puso. Talagang iba talaga. Sir Wenner Tread, iba.
kapag lalo't higit, ikaw ay na-inlap, no? Sa isang taong minamahal mo. Iba ang dating ng puso mo, mga kapatid. Ang puso mo ay bumabata, no? Kaya nung ako po ay na-inlove sa misis ko, mga kapatid, talagang hindi na tinantana ng puso ko ang umibig, no? Kasi sabi ng Panginoon, tayo'y nagsisibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Ang Diyos ang umibig sa atin, mga kapatid, mga kabataan. Kaya ngayon, panahon ay nasa panahon kayo ng kabataan, talagang samantalahin ninyo ang pagkakataon, puso sa puso, hanapin ninyo ang inyong kapuso, no? Mga kapatid, sapagkat yung puso ay, ang sabi nga, sa isang pusong bagbag o pusong sugatan, Brother Ludi, ay puso rin ang gagamot. Yeah. Kasi tayo po, mga kapatid, ay nakakaranas ng mga kabiguan. Bilang mga kapatiran, ang puso natin ay dapat nating alagaan. Mga kapatid, pasayahin natin ito. No? Sapagkat ang puso, you're in my mind. You're in my heart. Kaya makikita natin, what is the heart? Ito po ay conscience. They were pricked in their heart. Acts chapter 2 verse 37. Noong kanila, noong masaktan ang kanilang mga puso, ang sabi ng Biblia, ano ang aming gagawin, Panginoon? Sabi ng Panginoon, manampalataya ka. Ano ang sabi sa verse 38? Magsisi kayo, magpabautismo ang bautis sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan upang tanggapin yung kaloob ng Holy Spirit. Pangalawa, if our heart condemn us not, according to 1 John chapter 3 verse 21. What is the heart? Courage. Ang sabi ng 2 Samuel, he also that is valiant whose heart is as the heart of a lion, may the heart of the people melt. Kaya ang puso natin ay napakalaga, mga kapatid. Courage. Pangatlo, what is the heart? Desire and affections. Kaya mga kapatid, kaya yung lalatigit sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang sabi nga ng Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon din ang iyong puso. Kaya ang tanong ngayon, mga kapatid, nasaan ang ating puso? Ang puso ba natin ay nasa Panginoon? Baka sa mga bagay pa rin ang sanlibutan, baka hati pa rin ang ating puso. Kasi yung sinasabi ng Biblia, yung nagtanong po na isang lawyer o dakilang tagapagtanggol ay yung parabola ng The Good Samaritan. Ang sabi niya, Guru, ano ba ang dakilang kautusan? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Apat po ang idinidin doon. Heart, mind, strength, soul. Paano ba natin iibigin ang Diyos ng buong puso? Puso sa puso, mga kapatid. Huh? Kaya yung mga binata at dalaga, gusto nila ang kapaglago sa puso, mga nanay, tatay, mga magulang, puso, sapagkat yung magkaroon tayo ng pusong pagtatalaga sa Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Ang sabi ng Biblia, ang puso ay magdaraya. Ang puso ay, ito po ay kinakailangang bantayan. Ang puso po, kagaya ni Paraon, noong siya'y nakakapakinig ng mensahe, ng panawagan, pero anong nangyari po sa puso ni Paraon, mga kabataan, pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon. Bakit? Sapagkat siya'y nagmatigas sa ating Panginoon, nilalabanan yung tinatawag nating panawagan ng banal na Espiritu. Kaya ang ating Diyos ay patuloy na nananawagan sa pintuan ng ating mga puso. Ang sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 20, ako'y nakatayo, tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng kanyang tinig at magbukas ng kanyang pinto, ako'y aapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Ang Diyos ay mayroon pong respeto sa bawat isa sa atin. Bago siya pumasok, siya po ay patuloy na nananawagan sa ating mga puso. Knock, knock. Ako'y papasok sa inyo.
Kaya ang gagawin natin, pagbubuksan lamang natin siya. At ang sabi sa atin, what is the heart? Emotions. Ang sabi dito, ng judges, their hearts were merry. My heart rejoice in the Lord. Joy of heart, sorrow of heart. Kaya yung puso natin, sabi nga ni Apostol Pablo, dapat itong maging masiyahin. Ang sabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ang sabi ni Solomon, a merry heart doeth good like a medicine. Kaya yung mga binata at dalaga, laging masiyahin, nakangiti ang puso nila, ay kagamutan sa lahat ng karamdaman. Totoo po yun. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, dapat po tayong maging masaya sa buhay Kristiyano, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sapagkat mahirap po na tayo ang ating puso ay magkasakit sapagkat dito nakasalalay yung ating buhay. Ano po? What is the heart? Inner man, sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kaya nung tanungin ko ang mga katalagaan, ano ba ang number one type mo sa isang lalaki o isang binata? Sabi ko, Sir Winfred, sabi niya sa akin, Pastor Bong, gusto ko guwapo. Yun ang number one sa kanya. Pero ang sabi ng Biblia, ano po? Proverbs 31 verse 30. Dapat ang maging number one natin ay yung may pagkatakot sa Panginoon. Kaya sabi dito sa Samuel, ang tao ay tumitingin sa panlabas. Datapwat akong Panginoon ay tumitingin sa puso. Totoo po yun, mga kapatid. Kasi karamihan po ng mga tao ngayon nakatingin sa panlabas. Kaya iniisip ko po sa buhay na ito, mga kapatid, kasi ganito na nga ang itsura ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lord, salamat po. At si Pastor Robiner Bongpaildog ay iniluwal sa mundong ito ng aking mahal na ina. Sa dinadami-dami ng mga sales, ano po, ay ako yung nakasurvive. Kahit ganito yung ibinigay sa akin, medyo maitim, medyo matingkad ang kulay, medyo parang pangit ng konti. Pero sabi ng nanay ko, guwapo naman daw ako. Ano po, mga kapatid? Amen? Pero sabi ng Biblia, wangis tayo ng Panginoon. Kaya hindi pwede, parang lang yun, mga kapatid. Pero sa totoo niyan, tayo ay magaganda at guwapo ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Anong nagpapapangit sa tao? Yung masamang ugali. Ano po? Kaya yun ang dapat nating mabago, mga kapatid. Sapagkat maliwanag po ang binabanggit ng 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ito po, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, according to Matthew chapter 12 verse 34. Kaya po yung mga binata, kung mga dalaga, kung nagpapahapyaw na sa inyo at sasabihin, alam mo, ang cute ka, ay yan talaga ay may gusto sa inyo. Kasi hindi to hindi kayo binubula, talagang yan ay crush kayo, no? Na alam niyo ngayon ay talagang maraming ngayong mga ganun eh. Ano po? Di ba? Leona. Okay. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 4, the hidden man of the heart. Yan. 1 Peter, yan po mga talata tungkol sa puso. What is the heart? Place of faith. Doubt in his heart. Mark 11 verse 23. Kaya ang ating mga puso po, mga kapatid, gusto ng Diyos na yung pananampalataya natin ay mas mataas. Ano po? With the heart believeth unto righteousness. Romans 10:10. Evil heart of unbelief according to Hebrew chapter 3 verse 12. What is the heart? Number 7. Thoughts, Jesus knowing their thoughts said, wherefore think ye evil in your hearts. Mark 2:6, reasoning in their hearts. Yeah. What is the heart? Ang heart po ay will. Whose heart made them willing? Exhorted them all with purpose of heart they should cleave unto the Lord. Kaya mga kapatid,
ang puso natin ay dapat laging bukas ito sa pagpili ng mga desisyon na magaganap sa ating buhay. Kaya alam natin, sa panghuli, ay nais ko pong sabihin sa inyo, papaano ba magkakaroon ng pusong bato? Ah, hindi po. Pusong mamon. No? Kasi kapag pusong bato, ay awit yon, no? Pero ang awit na pusong bato eh. Pero mga kapatid, gusto ng Diyos na ang ating puso ay natuturuan. Kaya ang sabi niya sa Ezekiel 36:26, panghuli, okay? Panghuli na ito. Mahaba ito eh, mga kapatid. Pero tatapusin ko na. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At bibigyan ko kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga katulad, kahatulan na isasagawa. Opo, mga minamahal ko, mga kapatid, sa ating sarili, wala po tayong magagawa kung wala ang dakilang pamamatnubay ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya ang ninanais ng Diyos, ibigay natin ang ating buong puso sa Kanya. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, puso sa puso, buong lakas. Kaya habang tayo malalakas, sabi ni Solomon, mga kabataan, alalahanin natin siya habang tayo malalakas at habang tayo nasa panahon ng kabataan. Ibigin natin ang Diyos ng pag-iisip. Ituon natin ang ating mga isipan sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na makasanlibutan. Kaya mga kabataan, kalimutan na natin ang layo ng sanlibutan. Ituon natin sa mga bagay na makalangit. Kaya huwag tayong magpadala. Kagaya nga ng sinabi ni Sir Winifred, ay ano, kung ang suot ay paiksian na, baguhin natin ngayon sa Revival and Reformation. Haba-haba na natin ngayon ng konti. Ano po? Huwag na tayong makiayon sa sanlibutan o tayo'y susuot ng espagetting pababa, espagetting pataas. Huwag na po. Kalimutan na natin yon, sapagkat hindi yon ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na makalangit na makapagbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Amen? Ang Panginoon ang dapat nating purihin. Ibigin natin ang Diyos ng buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa. At tayo naniniwala, mga kapatid, mga kaibigan, ng ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Kaya kung tayo may sulurinin sa ating buhay, mga problema, ang panawagan sa atin, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagalat, nabibigat ang lubha, kayo'y aking papatpahingayin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, masusumpungan ninyong kapahingahan ng inyong kaluluwa. Amen? Kaya ang kaluluwa na tinutukoy kayo at ako, templo ng Diyos. Kaya nung nagtanong sa akin, ano ba ang purpose, Pastor Bong? Bakit nilalang ang tao? Ay sabi ko, magandang tanong yan. Sa palagay mo, anong para luwalhatiin ng Diyos? Okay, maganda rin yung sagot mo. Pero may mas maganda pa niyan. Sabi ko, ang purpose kung bakit nilalang ang tao upang panahanan ng Holy Spirit, Brother Lodi. According to Genesis chapter 1 verse 2, sa time ng creation, ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. Kaya nilalang pala ang tao upang ang Holy Spirit ay manirahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Romans chapter 8 verse 9, sapagkat tumutukoy itong talatang ito sa Revival and Reformation, kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kanya. Ano po? Kaya napakalaga po, mga kapatid, kung bakit nilalang tayo upang panahanan ang banal na Espiritu. Sapagkat sa kapanahonan natin ngayon, ang banal na Espiritu ang gumagawa sa ating buhay sapagkat ito ang huling sugo ng ating Panginoon. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay nasa langit na. Noong ang mga alagad ay nalulungkot
sapagkat ang ating Panginoon ay aakyat na ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y dadalangin sa Ama at bibigyan ko kayo ng mga aliw upang sumainyo magpakailanman. Sino po yung mga aliw natin ngayon, mga kababayan, my friend? Sino po yon? Holy Spirit. John 14:26. Ano po ang sabi doon? Datapwat ang mga aliw sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo na siyang susuguin ng aking Ama sa aking pangalan. Siya ang magpapaalala sa inyo ng mga bagay na aking sinasabi. Ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi kaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag maglalihanan ng inyong mga puso ni matakot man. Amen? Amen. Hindi po ako galit niyan. Nagpapaliwanag lang. Maamin naman ko mga kapatid, what is the heart? Kaya ang tanong sa atin, ang sabi po dito, one person described as a God-shaped boy where nothing will satisfy other than God himself. Kaya, maamin naman ko mga kapatid, purihin ang Panginoon, ibigay natin ang ating puso sa Diyos sapagkat siya ang may-ari nito. Bagaman sinabi ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay magdaraya sa lahat ng bagay. Totoo. Sinong nakakalat? Ako ang Panginoon ang nagsisiyasat ng mga puso at mga hapa ng tao. Kaya mga kapatid, totoo ang sinabi ng Biblia. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Sa panghuli, ganito ang sinabi ni Haring David. Siya ay isang makasalanan, walang kakayahan, at siya ay nagsisi sa ating Panginoon at siya ay nanalangin at lumapit sa ating mahal na Panginoon ng may kapakumbabaan. Kaya na yung poetry, yung nasulat niya yung Psalms chapter 51 verse 10. Sabi ni Haring David, likhaan mo ko ng isang malinis na puso, Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong palisin sa iyong harapan. Huwag mong bawiin ang santong espiritu sa akin. Ibalik mo ang kagalakan ng iyong pagliligtas at ang makasalanan ay mahihikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, o Diyos. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong kapurihan. O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay sa iyo ng kapurihan. Amen? Napakaganda ang panalangin ni Haring David. Ganon din po nawa ang masambit ng bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.